Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Filipino 3, Quarter 3. Tayo ngayon ay nasa Week 6. Ating pag-uusapan at pag-aaralan ang tungkol sa pagbibigay ng sariling hinuha bago, habang at pagkatapos mapakinggan ang teksto. Ang layunin natin sa araling ito ay inaasahang maibibigay ang sariling hinuha bago, habang at pagkatapos mapakinggan ang teksto at magagamit mo ng wasto ang pang-ukol katulad ng laban sa, ayon sa, para sa, ukol sa at tungkol sa. Ang hinuha ay nangangahulugan ng isang hula o palagay na walang kasiguraduhan at ditiyak ang isang pangyayari. Kaya huwag muna tayong maniniwala sa mga sabi-sabi na walang kasiguraduhan. Tiyakin muna kung ito ay totoo. Mahalaga ang pagbibigay ng sariling hinuha. Ito ay tumutulong sa pagtukoy ng nilalaman at banghay ng mismong kwento. Maaaring malaman mo bilang mambabasa na nagbibigay ng pahiwatig ang manunulat sa teksto. Ito ay maaaring makita sa pamagat, tema, paksa ng akda o sulatin. Ibinibigay ng manunulat sa mambabasa ang pagkakataon upang mas magiging kapanapanabik ang gawain ng pagbasa at maging ang pagkatuto. Ilang salita na ginagamit sa pagbibigay ng sariling hinuha ay Number 1, baka. Halimbawa nito ay, baka hindi siya makarating sa ating pagpupulong. Number 2, marahil. Halimbawa, ang taas na ng presyo ng gasolina ngayon. Marahil, tataas ang pamasahe. Number 3, siguro. Halimbawa nito ay, ang aking tatay ay may dalang pasalubong. Siguro ay bago siyang sweldo. Mas magiging posible ang pagbibigay hinuha sa binasang teksto kung nasa gitna ng pagbasa sapagkat nagkaroon na ang mambabasa ng patikim sa kung ano ang paksa, tema o maging ang layunin ng manunulat sa pagsusulat ng nasabing akda. Ang implikasyon naman ay maaari nang maganap kung tapos na ang pagbasa ng buong akda o sulatin. Kung sa pagkakataon naman na bitin o hindi malinaw ang dulo ng akda, maaari ding maghinuha ang mambabasa ng kanyang sariling interpretasyon sa posibleng wakas ng akda, kwento o sulatin. Sa pagbibigay naman ng hinuha ay maaari tayong gumamit ng mga salitang pang-ukol. Sinasabing ang pang-ukol ay mga salitang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang bahagi ng pangungusap. Ginagamit din ito upang kilalanin ang lugar o pinagmulan ng gawa, kilos o layon. Ilan sa mga halimbawa ng pang-ukol ay alinsunod sa o alinsunod kay, ayon sa o ayon kay, hinggil sa o hinggil kay, ni o nina, para sa o para kay o kina, labag sa, laban sa o laban kay, mula sa, nang wala, sa o sa mga, tungkol sa o tungkol kay, tungo sa, nang may. Mayroong umiiral na dalawang pangkat, uri o tipo ng pang-ukol. Ito ay ang mga Number 1, pang-ukol na ginagamit sa pangalang pambalana. Halimbawa nito ay ukol sa, laban sa, hinggil sa, ayon sa, tungkol sa, at para sa. Halimbawa nito ay ukol sa kabataan at sa kanilang karapatan sa edukasyon ang kanilang pinag-uusapan. Laban sa mga kababaihan ang bagong panukala sa Senado. Ang mga ayudang ito mula sa Estados Unidos ay para sa ating mga health worker. Number 2, pang-ukol ng sa ngalan ng tanging tao. Ang gawa, ari, layon at kilos ay para lamang sa ngalan ng tao. Ang mga halimbawa nito ay ukol kay, laban kay, para kay, tungkol kay, ayon kay at hinggil kay.
Halimbawa naman nito ay, hinggil kay Andrea ang natanggap niyang liham. Ayon kay Dr. Jose Rizal, mahalin natin ang sariling wika. Ang aming pagpupulong ay tungkol sa halaga ng edukasyon bilang karapatang pantao. Subukan natin gawin ngayon ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang salitang hinuha sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Marahil ay may paparating na bagyo sa susunod na linggo. Marahil. Number 2. Baka papayagan ang lumabas ang mga batang edad 15 pataas sa susunod na buwan. Baka. Number 3. Sigurado ako na ang mananalong manlalaro sa boxing ay mula sa lugar sa Mindanao. Sigurado. Number 4. Ditiyak ang pagdating ng mga bisita sa ating paaralan. Ditiyak. Number 5. Ang hula ko sa mga nangyayari sa ating paligid ay may kaugnayan sa maruming kapaligiran. Hula. Number 6. Walang kasiguraduhan ang pamamahagi ng ayuda sa ating barangay. Walang kasiguraduhan. Number 7. Marahil ay wala na tayong darating na dagdag sa ating sweldo. Marahi. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, kopyahin sa iyong kwaderno ang mga pangungusap. Salangguhitan ang mga pangukol sa bawat bilang. Number 1. Ang mga bagong laruan ay para kay Russell. Para kay. Number 2. Ayon sa balita, magtataas na naman ang singil ng kuryente sa susunod na buwan. Ayon sa. Number 3. Ang patalastas na ito ay hinggil sa mga dapat gawin upang maiwasan ang pagkalat ng nakahawang sakit. Hinggil sa. Number 4. Darating na si Tita Josie mula sa kanyang paglilibot sa Europa at uuwi sa Makalawa. Mula sa. Number 5. Tungkol ba kay Tio Marnie ang liham ni Lola Marina na dumating kahapon? Tungkol ba kay. Number 6. Nais tayong kausapin ng punong guro para sa parating na kompetisyon sa ating lungsod. Para sa. Number 7. Laging tungkol sa pag-aalaga ng isda ang pinag-uusapan sa shop na iyon. Tungkol sa. Para naman sa written word, panuto, basahin mabuti ang mga tanong at bilugan ang letra ng tamang sagot. Number 1. Nanalo sa patimpalak ng slogan si Berto sa kanilang barangay. Ang tema nito ay blank mga paraan upang maiwasan ang lumalaganap na COVID-19. Ito ba ay A. tungkol sa, B. para sa, C. alinsunod sa, o D. laban sa? Ang tamang sagot ay tungkol sa. Number 2. Nagtanim ng mga puno ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang sa lalawigan ng Rizal. Ang proyektang ito ay blank lumalaganap na pagmaha sa lugar. Piliin ang tamang pangukol. Ito ba ay A. ayon sa, B. laban sa, C. tungkol sa, o D. mula sa? Tamang sagot letter C. tungkol sa. Number 3. Hindi makadalo ang kaibigan kong si Mario sa nakaraang pagdiriwang ng Gigantes Festival sa aming bayan ng Angono. Alin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng sariling hinuha ayon sa pangungusap? Ito ba ay A. maaring may karamdaman si Mario? B. nasiyahan si Mario sa panonood ng Gigantes Festival? C. dinadaluhan ng mga taga-Rizal ang Gigantes Festival? O D. taon-taon ay ipinagdiriwang ang Gigantes Festival? Ang tamang sagot ay A. maaring may karamdaman si Mario. Number 4. Alin sa mga bahagi ng liham sa ibaba ang wala sa wastong ayos? Ang liham ay 20 Aguinaldo Street, Barangay Kalayaan, Angono, Rizal, Agosto 8, 2021. Mahal kong Rita.
Kumusta ka na? Sana lagi kang nasa maayos na kalagayan. Lagi kang mag-iingat lalo na sa sakit na kumakalat ngayon. Sana muli kang makadalaw dito sa amin. Alam kong nasasabik ka ng matikman uli ang paborito nating pritong itik. Di na ako makapaghihintay na makita kang muli ang iyong pinsan, Rowena. Ito ba ay A. Katawan ng liham, B. Bating panimula, C. Bating pangwakas, o D. Pamuhatan? At ang tamang sagot ay letter D. Pamuhatan. Number 5. Ano ang pangunahing kaisipan sa sanaysay sa ibaba? Upang maiwasan ang patuloy na paglaganap ng sakit na COVID-19 sa ating bansa, narito ang ilan sa mga paalala na dapat nating gawin at sundin. Manatili sa loob ng bahay. Isa ito sa pinaka-epektibong paraan upang hindi kumalat ang virus at kung kinakailangan, talagang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao at laging magsuot ng face mask. Ugaliin ang maging malinis sa katawan at sa kapaligiran. Kumain ng mga masustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay. Ilan lamang ito sa mga paalala na kailangan nating tandaan upang masugpo ang pandemya. Ito ba ay A? Ang mga dapat gawin upang maiwasan ng COVID-19? B. Ang mga paalala upang maiwasan ng COVID-19? C. Paano maiwasan ang sakit na COVID-19? At D. Ang kahalagahan ng pananatili sa loob ng bahay. At ang tamang sagot ay letter B. Ang mga paalala upang maiwasan ang COVID-19. Para naman sa gawaing ito, kumpletuhin ang pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Napag-alaman ko na ang pangukol ay nangangahulugang isang hula o palagay na walang kasiguraduhan at ditiyak ang isang pangyayari. Huwag tayong basta maniwala sa sabi-sabi. Ayan, sana may natutunan kayo sa isa na naman nating aralin. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Pivot for A Filipino 3 Learners Material Quarter 3 Week 6. Thank you for watching and God bless everyone.